Good morning, everyone. Every two, every three, and every four. This is Inangdubai. Welcome to my channel. Please like, share, and subscribe. Thank you so much. Bago tayo magluto, ang Word of God natin sa araw nito ay makikita sa 1 Thessalonians 5 verse 18. Ang sabi dito, "And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Amen. So mga friends, mayroon tayong OB sa ating ingredients, mayroon tayong kakangkata, there's a milk, coconut milk, at meron tayong sugar, condensed milk, at saka evaporated milk. So, ito, binalata na natin ang ating mga ubi. And then, huwag natin alisin yung kulay kasi yung nagpapakulay ng ubi. So, katadtarin natin. Ito, tinadtad na po. Tadtad lang tayo ng tadtad. Manipis po. Kasi itong way ko po na magluto ng ubi, parang ito nadadalian po ako pag ito ay na thinly slice ko po yung atin na ubi. So, chop-chop lang po tayo. Chop. Po, linalagay ko po sa steamer. So, lahat na tinagtad ko po, nalagay sa steamer para isteam na po. Nagpa-boil na po ako ng water. So, mainit ako yung water at sinisteam ko po. Check na natin kung malambot na ang ating sinisteam na ubi slices. So, medyo matigas-tigas ko ng konti. Steam ulit. Check ulit. Check natin. At this point, okay na po. At this point po, ililipat natin siya sa atin na fan. And then, ilagay natin po yung ating coconut milk. At saka gulugin na natin ng ganito. So, may coconut milk na po ito. So, halo lang po ng halo hanggang po mag-kunting pino na po. Ang atin na ubi na. At kukupino na siya, ilagay na natin yung atin na milk na condensed milk at saka evaporated milk at saka yung sugar. Yung natitira natin ingredients, ilagay na po natin sila lahat. So, wala lang ako na ibang brand, hindi ko pinapromote ang brand na yan. Pero since yan ang ginagamit namin, yun na yun. Ilagay natin ang sugar. 1 cup of sugar lang yan. Ang malagay natin. So, halo lang tayo pinanghalo mga friend. Hanggang po mag-combine na lahat na ingredients. At saka, it look like this. So, at this point, kailangan namin tayo maghalo pa rin ng halo na halo. Kaya yan po ang ubi halaya pag magluto po, no? Halo ng halo. Para hindi po siya dumikit. Kasi pag dumikit sa babaho siya, hindi naman masarap ang ating ubi. Kaya, kailangan patient talaga ito. Patient ang virtue natin is patient. So, halo na halo. At yun sa makikita mo ganyan, konting na lang po at yan ay maluluto na. So, halo na halo mga friends, mga kapatid. Halo lang. Kita natin ang ganda ng kanyang pag-bubble. So, meaning, konti na lang talagang panahon at makatikin na tayo ng masarap na ubi halaya. So, pag nakita nyo to, ganito, luto na po to. Kasi, pag inaano nyo yung pangsandok natin sa ilalim at gumuguhit na, yun ang mark na ang sign na luto na po. So, ito na yung ubi natin. Luto na siya at mabango.
Abang taga mga kapatid, sana masishare ko sa inyo. Sana maamoy nyo rin ang bango ng ating ubi halaya. So, ito, paano na natin? Cold down ng konti. Ilagay natin siya sa mga molds para maganda tingnan. Okay? Ito pinapaano ko muna kasi masyadong siya mainit. Pag ilagay sa mold, konting ano lang po para lumamig. So nag-start na po ako maglagay ng melted margarine sa atin mga molds para maganda. Pero pwede nyo rin ito itinda if you like na magtinda, kung sino mag-order dyan. Yan. May ma-order sa'yo. Pwede mo gawing negosyo to. Yun lang, maghalo ka lang na maghalo. Pero masarap siya kasi lalo mo ipakain mo sa pamilya mo, ikaw ang gumawa. It's worth. Diba mga kapatid? So, maglagay lang tayo ng mga melted. Maglagay tayo ng melted butter sa atin mga molds. Okay? So, ilagay na natin ang ating hobby alaya. Ang sarap. So, ito na ito ating finished product. Mayroon akong 6 na sa mold at saka 2 ang nasa microwavable tupperware na mga tupperware. Yung plasticware. So, ito na po ang ating ubi. Yan pa. So, thank you talaga. Thank you mga kapatid. Thank you for watching. To God be the glory. God blesses everyone.